What's up mga guys? Magtatotohanan naman ulit tayo ngayon. This time, ang ginagawa ko is rose na may mga line tattoo lang na addition. So, dito, kasi guys, yung una kong ginawa is yung nasa baba. Importante yun. Lagi ko naman sinasabi sa vlog natin na mag-umpisa kayo sa baba para hindi masira yung stencil nyo. Pero dito sa tattoo na to guys, meron din akong part dito na may times na medyo nabubura. So makikita nyo yung technique mamaya. So ganun lang naman guys. Para malinis yung tattoo nyo, mag-umpisa kayo sa baba. Yun. So salamat nga pala sa nag-request nito na ito yung i-vlog natin, yung rose. Hindi nga lang siya black and gray pero colored siya. So hindi ganun yung process, magkaiba yung proseso ng dalawa. So sa susunod siguro yun naman yung gagawin ko. So guys, pwede kayo mag-comment kahit anong gusto nyong, kung ano yung gusto nyong matutunan. Sabihin nyo lang, mag-comment lang po kayo sa baba. So para ma-vlog natin. Yun, ganun. Diba guys, linya lang muna yung ginawa ko. Tapos after nun, shade-shaden ko na rin yung linya na yan kasi medyo makapal. Tapos makikita nyo yung diskarte ko kung paano yung shading ko. Yan, ganyan. Paikot-ikot yung needle. Guys, yung ginamit ko pala dito na needle is 5RL. Tapos yung ginagamit ko na yan kasi nagpalit ako. Parang sinubuan ko kung ano ba yung madaling papasukin. So ito guys is 7RM. Yan. So usually pag maliliit na mga singit-singit na mga maliliit na tattoo, mas maganda gamitin guys yung 7RM para hindi mag sobra-sobra yung pag-shade nyo. Yun yung pinaka-discarte doon. So guys, pagpasensyaan nyo na kung hindi ko napapakita yung pagsawsaw. Kasi syempre mahirap mag video na ganun. So ganito na lang, sasabihin ko na lang guys kung ano ba yung mga ginamit ko para matuto kayo. So dito guys, gumamit ako yun, gaya nga na sinabi ko, gumamit ako ng 5RL, tapos 7RM at 9RM. Yan yung ginamit ko na needle dyan. Tapos yung ginagamit ko na needle guys is Quell cartridge needle. Yan talaga yung ginagamit kong needle. Sanay na ako dyan. Pero may mga cartridge needle ako dito guys na bago. Hindi ko pa na nagagamit masyado kasi minsan nakakalimutan ko mag-vlog kasi minsan kailangan mabilis ka mag-tattoo kasi minsan nagmamadali yung kliyente natin kasi may mga lakad din sila. Tsaka malalaki yung ginagawa ko guys, nahihirapan ako i-vlog tapos syempre pag nag-vlog ka medyo matagal. So yun lang naman. So dito guys, inuuna ko yung mga dark color, yung mga black tapos yung maroon. Guys, naging maroon pala guys. Hinaluan ko nung red tapos brown tapos parang black na may halong pagka black and gray siya, parang ganon. Hindi siya solid black para mag dark lang yung yung red natin kasi wala tayong ink na maroon kaya nag mix lang tayo. So ganun lang yung diskarte pagka wala kayong ink, mixing lang ng color. Aralin nyo rin yun kasi pagka wala kayong kulay, at least magagawa nyo pa rin yung trabaho nyo by mixing the colors, diba? Yun lang. So yan, gumamit rin ako dyan ng bubble gum pink yan na radiant. Tapos yung red ko pala, blood red ba yun ng radiant? Puro radiant yung ginamit ko dyan guys. Yung black lang hindi. World famous. Pinapaubos ko na lang. Yun. So guys, gusto ko pala magpasalamat sa lahat ng mga
subscribers ko na nagko-comment lagi sa video natin. Yan. Kasi na may natututunan sila every time na naglalagay tayo ng tutorial tattoo video. So, sobrang salamat guys. At huwag kayong mahiya mag-comment about kung ano pa yung gusto nyong matutunan. Kasi gagawan ko ng vlog yan para mayroon din tayong content. Yan. At makatulong din po ako sa inyo. So, ganun lang guys. Huwag kayong mahihiya. Magtanong kayo kung ano, magre-reply naman po ako. Wag lang yung ano, yung presyo, wag lang po yung ganun. At kung saan ba ako nakatira, mga ganun. Kasi hindi ko alam kung ano ba yun sa YouTube eh. So, pag na ganun, sasabihin ko na lang guys, taga Quezon City ako guys. Malapit ako sa Sandigan Bayan, yan. Basta doon, malapit na ako doon. So yun, sa mga gusto magpa-tattoo, huwag kayong mag-comment about dito sa YouTube. Pwede nyo akong kontakin dun sa Facebook page ko. Lagi naman po ako nagre-reply. So yun, ganun lang guys. Yun guys, diba? Ano na tayo? Balik na tayo sa tattooan. So, eto guys, yung gamit kong machine dito is CNC Q5. Yan. Yan talaga yung... Yan lang kasi yung machine ko guys. Hindi pa ako nagpapalit or nagdadagdag kasi kakabenta ko lang din ng isa kong machine. So, eto na lang yung gamit ko ngayon. So, sa mga gusto mag-sponsor dyan, de, joke lang guys. Okay na okay kasi yung CNC Q5 guys para sa akin. So, dito guys, di ba, medyo nabubura ko na yung ano, yung stencil natin. So, naglining na ako guys kasi may lining yung bandang gitna eh. So, actually, hindi talaga to realistic na rose. Meron lang pagka pero ano, may lining siya. So, parang mixing ng realism at saka ng neo-traditional. Kasi, ginawa kong ganito guys kasi ano, mas importante yung lining talaga sa tattoo. Long lasting kumbaga pag may outline yung tattoo mo or kahit hindi outline, sa linya lang ng ano, sa linya ng tag dito ng tattoo, kailangan meron kang linya para matagal magluma yung tattoo. Kasi pagka walang lining guys, flat na flat lang yung tattoo eh. Parang hindi siya tatagal ng ganun katagal. Parang normal lang. Parang normal na balat lang, ganun. So, pag nagtattoo kayo guys, hindi ko sinasabing maglining kayo kasi minsan, kailangan din natin sundin yung client natin kung ano ba yung gusto niya. Kasi hindi tayo pwedeng masunod. Bigyan lang na lagi natin si client ng mga points. Kung ano ba yung babagay, mga ganun. Hindi pwedeng pangunahan natin yung kliyente natin. Yan. That's the right term. Kasi sila masusunod. Balat nila yan guys eh. So yun. Ganun lang naman. So yun guys. Pag nagtattoo kayo ng rose, unahin nyo yung... Kung may dark, unahin nyo na yon. Tapos kung... Ano? Kung matapos na kayo dun, saka kayo mag light color. Tapos kung... Iba-iba kasi ng diskarte ako. Iba rin yung diskarte ko. Minsan, inuuna ko yung light. Minsan, dark. Iba-iba. Hindi ko masabi yung ano. Pero, para sa akin, guys, mas okay kung unahin nyo na yung ano, yung dark bago kayo mag-light. Kasi, para sa akin, yun yung basic eh. So, kung mga newbie kayo, mas importante na ano, unahin nyo yung dark. Para hindi madumihan yung ano, yung mga nadaanan na natin. Kasi pwedeng madumihan yung light color. Halimbawa, yan. Pataas yung punas ko, diba guys? Kasi pwede kong tamaan yung mga pink. Yan. Kasi dark yung ginagamit ko. So, magda-dark yung pink. Kasi open wound pa yan. So, importante na anin natin, unahin natin yung dark. Yun. Lagi ko naman guys, sinasabi sa vlog ko na kailangan unahin yung dark para hindi maging madumi yung pagtatato natin yung kulay. Yun. Actually, basic lang yan. Pero pag in-apply mo yun, marami ka talagang magagawang tattoo na maayos.
Ayun, isa pa pala, huwag niyong balik-balikan yung ano, yung nadaanan niyo na. Kasi pwedeng magsugat. Pwede niyong balikan pero bahagya lang. Huwag masyadong persa yung balat. Kasi pwede talaga siyang magsugat. Yun. Pasensya na pala kayo guys. Medyo matagal-tagal bago tayo ulit nakapag-vlog ng tutorial. Kasi medyo busy ako eh. So ngayon, makapag-focus na ako siguro ulit. Kasi natapos ko na yung mga dapat kong tapusin na trabaho. Ito na ulit tayo, mag-vlog na ulit tayo ng mga tattoo tutorials. Yun guys, sana sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami pa akong i-upload ng mga tattoo tutorials or tattoo videos na alam kong makakatulong sa inyo. Kasi gusto kong i-share yung nalalaman ko sa pagtatato. Hindi po ako ganun kagaling, kung ano lang po yung nalalaman ko na tama para sa akin, sa sarili ko, sinishare ko lang po. Sa mga nagsasabi na ano na tag dito, paulit-ulit yung sinasabi ko. Guys, sobrang hirap kasi na ano na magturo ng ano ng nagsasalita ka lang mag-isa. Yun, mahirap kasi yun guys. Walang nagtatanong. Yun. Syempre, mas maganda pa rin may interaction. Kaso nga lang, syempre, pandemic ngayon. So, kailangan natin sumunod sa protocol. So, hindi po ako nagtuturo ng face-to-face. Para lang din sa marami, mag-YouTube na lang ako para mas makaturo pa ako sa iba. Mas marami pang tao. Hindi lang sa isa. Yan. So, pagka nagtattoo kayo guys, lagi nyong anuhin, nag-focus kayo. Huwag nyong ibaling yung sarili nyo sa iba. Kasi konting lingon nyo lang, isang lingon nyo, halos 3 minuto ata yung nalilest na oras, na ma-minus dun sa oras nyo eh. So, hindi ko naman sinabi na madaliin nyo yung tattoo, pero lagi kayo mag-focus sa ginagawa nyo. So yun yung mga tips. Tingnan nyo yung punas ko guys. Doon ako papunta sa taas. Kasi alam kong matatamaan yung bagong ano, bagong lagay na kulay. Bagong tattoo na kulay. Na light color. Diba? So pwede nyo gawin yan. Tama yan para sa akin. Kaya sinishare ko rin sa inyo. So, ano ba masasabi ko, guys? Hirap talaga, guys, pagka ano, wala ka nang masabi. Pero, na-try natin kung ano pa ba yung mga dapat nyong gawin. Yun, sa mga tips, yun, hindi naman talaga ano eh. Sa tingin ko kasi, ano, may advantage din yung marami kang kulay. Kesa dun sa sinabi ko kanina. Sa mga ano pa lang naman yun, sa mga beginners. So pagka nagka-budget na kayo, bumili rin kayo ng ano, maraming kulay na ink. Kasi pagka marami kayong klase ng kulay, hindi na kayo mahihirapan mag ano, mag-mix-mix ng kulay. Yan. Pagka bumili rin kayo ng maraming ink, bumili rin kayo ng maraming ink caps kasi mahihirapan din kayo pag konti lang ink caps nyo, 'di ba? So bumili kayo sa Shopee, mas mura kasi doon, tapos mas maraming ano, maraming pagpipili ang size. Pagka magtatattoo kayo, huwag masyadong mahaba yung ilalabas nyo na ano, tip ng needle, yung lalabas doon sa pinaka ano, sa disposable tip, 'di ba? Kasi cartridge yung gamit ko, so iba doon sa regular. Pag nagtattoo kayo guys, huwag masyadong mahaba, sakto lang. Or pwede naman mahaba, kaso nga lang, syempre, sa mga veterano na talaga yon na magagaling. Para lang sa akin, mas madali papasukin yung tinta, lalo na pag lining, pagka hindi ka naka-floater, pagka pumapasok pa rin sa loob yung karayom. Yun, kasi parang kumukuha siya ng ink. Kumukuha siya ng ink dun sa loob, ilalabas niya, di ba?
So yun lang naman guys yung ano, yun dapat yung gawin sa paglalagay ng needle. Kasi sa cartridge madali siya i-adjust eh. Iti-twist lang namin yung ano eh, yung machine namin. So na-adjust niya, na-adjust nang madali. Sa ano kasi madali lang din naman. Kasi ano lang nila yung ano, yung tip doon, luluwagan lang nila. Pero mas madali talaga sa pen type. Yun. Kasi pagka masyadong mahaba yung ano, yung labas ng karayom, pagka nagtattoo kayo, pwedeng ano eh, pwedeng mag-keloid. Yan. Huwag niyong gagawin yung ganun guys kasi ano, depende pa rin yun sa kliyente natin kung ano yung gusto nilang klase ng tattoo. Pero mas okay para sa akin kung hindi masyadong mahaba yung labas ng karayom sa tip. Mas ano, mas maganda yung outcome nun pagka nag-heal. Kaya ganun po yung gawin natin. Tapos ano pa ba? Ayun, yun nga yung ano, yung sa malalim na baon, may mga client na may gusto ng ganun pero sa tribal yun karamihan nang yayari. The more na solid yung pagkakatato mo, the more na long lasting yun. Long lasting din naman yung hindi ganun kalalim pero iba kasi yung feeling ng ano, baon na baon yung ano, yung may keloid pag ano, iba yung dating nun, masyadong solid na solid talaga, tapos malaking katawan ng tatatuan nyo, talagang ano eh, parang yung mga ano, Maui, parang ganun. So yun, dapat nyo rin i-consider yung kung ano ba yung gusto ng kliyente. Yan. Tapos pagka nagtattoo kayo, gumamit kayo ng tissue na ano, na yun, yung Kirkland. Yan. Sobrang ganda talaga ng Kirkland guys, or Bounty ba yun? Basta yung isa green eh, tapos Kirkland naman yung isa. Hindi ko sure kung Bounty yun, pero yung isa Kirkland, sure ako dun. So gumamit kayo nun guys kasi ano, hindi siya napupunit, nag-absorb talaga siya ng maraming tinta, mga ganun. Mas ano kayo, mas mahal siya pero mas maganda siya gamitin at mas makakatipid kayo kaysa dun sa mga nabibili nyo sa supermarket. Yan, hindi siya ganun kaganda guys, aminin ko na. Hindi katulad ng Kirkland na talagang solid na solid yung ano ng Kirkland guys. Maganda siya gamitin sa tattoo. Hindi siya matigas, malambot. Masarap siya ipunas kasi yung iba, doon talaga nasasaktan eh. So, yun. Na kahit hindi naman natin pilitin, nasasaktan pa rin every time na nagpupunas tayo. So, yun guys. Medyo, ano na tayo siguro, mga lampas na tayo ng 50%. Yan. Malapit na tayo dun sa taas. At sana may natututunan kayo dito sa mga sinasabi ko guys, kahit nag-voice over lang ako dito sa pagtatato ko. Yun. Kasi ano eh, pagka may sounds, pwedeng makapirate. So every time na nagtatato ko, nagpapatugtog ako eh, para masaya yung kliyente natin. Tsaka nanonood ako ng TV. So kaya ano, walang maririnig na machine kasi ano, may sounds kasi baka makapirate guys. Pagka ano pala, pag nagano kayo, nagtattoo kayo ng rose, huwag kayong tumingin dun sa ano, sa nakatattoo na. Tumingin kayo sa mga ano, sa Pinterest, marami doon ano eh, pang reference lang. Marami kayong makikita doon na pwede nyo gamitin sa
ano nyo, sa reference nyo, sa naitatattoo nyo yun. Pwede nyo gamitin yung mga rose dun. Kasi pagka puro sa tattoo guys, ang daming kagaya. Yun. Isa pang ano, isa pang tip, pagka nakita nyo na maganda yung ginawa nyo yung design na sarili nyo yung gawa yung design, huwag nyo picturean ng talagang harapan, picturean nyo patagilid para hindi nila makopya yung ano, yung design nyo. Kasi pagka harapan guys, ang dali lang kasi stencil nun eh. So picturean nyo patagilid guys, kahit na syempre hindi nakita ng harapan, pero alam nyo naman sa sarili nyo kung ano yung trabaho nyo, di ba? Yun, mas okay yun. Kasi ano nila eh, pwede na lang kopyahin yung ginawa nyo. Tapos sa ano pala, ano ba to? Nakalimutan ko. Ano, diyan sa picture, pwede kayo mag ganun ng harapan picture pagka portrait, kasi hindi naman nila gagayain yung ano eh, yung mga personal portrait na mga, yung mukha ng nanay nila, mukha ng anak nila. Yun. Wag, okay lang yun na picturean nyo ng harapan. Kasi hindi naman talaga nila kukopyahin yun. Pero pagka mga rose-rose, mga ganyan, mga mandala, mga madaling kopyahin na maraming may tatunan sa ano, wag nyo pipicturean ng harapan guys, patagilid para hindi nila makopya. Tapos pag nagkaano kayo guys, pag nagka-budget kayo, bumili kayo ng ano, ng tawag dito, stencil printer. Kasi minsan pag nagtatato kayo ng malaki, doon sa ano, doon sa stencil printer, madali mo na siyang magagawa. Basta meron lang kayong iPad, yan, pwede nyong i-trace na doon, tapos saka nyo i-print ng lining lang. Tapos i-stencil printer nyo na para naka-stencil na siya agad. Magastos nga lang guys sa ano, sa stencil paper, but don't worry kasi magagamit nyo naman guys yung stencil paper na yon sa mga susunod nyong maliliit na tattoo, kasi hindi naman lahat may stencil dun eh. 'Di ba? So walang tapon pa rin. So pag maliitan lang guys, i-stencil nyo na lang ng mano-mano. Pero pag malakihan, mas madali kayong makakapag-tattoo kung meron kayong stencil printer, iPad, tapos download kayo ng Procreate, 500 pesos lang naman yun. Yun, madali na kayo mag-trace doon, mag-edit ng design, yan. Pagka nagka-budget lang naman kayo, at kung talagang full-time na nagtatattoo kayo, yan. Pero kung ano lang, sideline, okay na yan, yung ano lang, yung lagi ito, yung manual lang gawin nyo, yung mano-manong pag-stencil. Wala namang kaso yun. Mas ano nga yun eh, mas okay yun. Kasi, ano, tagi ito, mas makapit yung stencil. Diba? Mas maano siya, mas madikit. Kasi mano-mano nyo siyang in-stencil. Sa stencil printer kasi parang hindi siya ganun kakapit. Pero kailangan pa namin patagalin ng ilang minuto. So may time pa kami para mag-setup. Yun pala guys, pag nagtattoo kayo, unahin niyo yung stencil before kayo mag-setup para napapakapit niyo na yung stencil ng maayos. 'Di ba? After niyo mag-setup, saka na kayo mag-tattoo, 'di ba? 'Yun yung mga tips na dapat ginagawa niyo para wala kayong nasasayang na oras. Pagkadating, stencil, dikit, pakapit, setup. After ng setup, pwede na mag-start ng tattoo. Okay na, go. Ganun. Kasi, syempre, dati, wala pa naman tayo masyadong alam. So, tattoo lang ng tattoo, guys. Hindi naman ako dumaan sa, ano, marunong na agad, hindi. Nag-aaral din ako, guys, ng personal ko nga lang. May nagturo, pero bihira yung talagang tinutukan ka eh. Wala akong ganun eh. Hindi katulad ng iba na ano, magagaling kasi may tutor sila or may mentor sila, ganun. Swerte yung ganun. So ako kasi guys, wala eh.
Isa pang tip para gumaling pa. Ano, sali kayo ng sali ng competition. Pero ngayon kasi guys, online na lang eh. So, pwede naman kayo sumali. Mas maganda sana kung nakikita nyo rin yung mga kalaban nyo. Doon, makakapulot din kasi kayo ng technique doon eh. Kaso nga lang, ano na ngayon, mahigpit ngayon eh. So, hayaan nyo, pagkatapos din naman ng pandemic na to, yun, binigyan ko na kayo ng tip. Punta kayo sa mga event na tattoo competition. Panoorin nyo paano mag-tattoo yung isang tattoo artist na gusto nyong makita. Tapos pwede na kayo matuto doon. Ganun lang guys. Kasi nung dati ako, talagang sumasali ako ng sumasali nung hindi pa pandemic. Pero minsan natatalo. Minsan nakaka-place din naman kahit malayo. Pero okay na rin para sa akin. Kesa naman sa umuwi ka ng luhaan, di ba? Siyempre mas okay yung may naiuwi ka kahit papano. Tsaka huwag nyo munang isipin yung mananalo ko. Hindi. Siyempre nga, newbie nga tayo, di ba? Kunyari nga, newbie. So, ang iniisip mo lang dun, yung points, yung mga technique, makukuha mo. Di ba? Matututunan mo. Kasi ano eh, di ba? Nagtattoo kayo. Sumali kayo. Tapos natalo kayo. Hanggang sa pag-uwi nyo, iniisip mo, bakit ako natalo? Ang gagaling ng kalaban ko. Nagkakaroon kayo ng sa sarili nyo na parang gusto nyong sasali ulit ako, lalaban ulit ako. Yan, doon na kayo magiging na gusto nyong maging magaling. Gusto mo, matapatan mo rin yung mga nakalaban mo na magagaling. Yun. Yun yung parang nahihinog ka na. Gusto mo nang laging may matutunan. Yan. Kasi mahirap yung ka lang sa sarili mo, masyado kang bilib. Kung bilib ka sa sarili mo, hindi lumaban ka sa tattoo competition. Kung sinasabi mo magaling ka, lumaban ka. Tignan natin kung mananalo ka. Diba? Kasi doon, talaga malalaman mong magaling ka kung nagcha-champion ka. Ayan. Guys, hindi pala ako nagcha-champion ah. lang tayo mga third place yan, mga ganyan-ganyan lang. Yun na yung mga chamba-chamba lang natin. Wala pa tayong masyadong dahil mabigat kasi yung mga nakakalaban natin. Kaya okay lang naman. Siyempre magagaling sila eh. Kaya naiintindihan ko naman na talagang deserve nila manalo. Pero di pa rin ako na uubusan ng pag-asa na balang araw, makasungkit din tayo ng ganun. Huwag lang natin madaliin. Darating din yung panahon natin na basta magsikap lang. Ayan. Kasi pagka lagi kayong sumasali sa event guys, marami pa kayong magiging kaibigan doon ng mga tattoo artist yan. Marami kayong makikilala na tutulungan kayo. Kasi nung dati ako marami talaga akong kaibigan at nagtatatunan na nahihingihan ko rin ng tulong every time na nagkakaproblema yung machine mo, yan. Pwede mo silang tanungin or humingi ka ng tulong. At saka karamihan naman sa mga nagtatattoo guys, friendly naman sila. Yan. Hindi naman sila suplado lang sila pagka may ginagawa guys. Kasi yung focus nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung focus kasi yung inano nila eh. Yung priority nila sa trabaho nila. So sana maintindihan nyo kung bakit suplado yung isang tattoo artist. Kasi guys, sobrang hirap ng ginagawa. Napapagod na magsalita. Mapansinin yung ibang tao. Nakafocus nga siya dun sa ginagawa niya. Yun. Dapat maintindihan nyo yun. Sigurado ako guys, pagka nagtatattoo din kayo ng malalaking tattoo, tapos sobrang focus nyo, halimbawa sa mata na kayo, ang hirap makipag-usap. Mahirap makipag-usap. Kasi nababaling yung attention mo doon sa mga tanong eh. So sana
Pagka nakita nyong hindi naman ganun ka-technical yung ginagawa ng artist, saka kayo magtanong. Hindi naman yan sila suplado talaga. Ano lang, masyado lang silang nag-focus dun sa trabaho. Yan. Kasi marami na ako naririnig na ano na suplado daw yung nagtatato, mga ganyan. Siyempre, hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan presidente or ano na kailangan mamansin ako. Kahit nga yung mga nasa politika, di ba? May mga bodyguard pa kasi hindi naman yan, hindi naman nila trabaho araw-araw makipag-usap, di ba? So, ang trabaho nila, gumawa ng batas, mga ganyan, patupad ng batas, yan, mga ganyan. So, malayo na yung ano. So, yung iba, pagka nagtatanong tayo sa mga nagtatato, minsan, nagre-response agad sila kasi hindi pa sila umaabot doon sa pinaka mahirap na part ng pagtatato na ginagawa nila or tinatato nila. Kaya nagre-response agad. Yan. Kaya intindihin nyo na lang guys kung ano. Huwag nyo sabihin na suplado, mga ganyan. Hindi guys, hindi sila ganun. Darating rin kasi yung time nyo kung talaga nag-focus kayo sa klase ng trabaho na to na magiging ganun din kayo. Kaya intindihin nyo na lang guys. So ngayon, lapit na talaga tayo matapos. Sobrang lapit na. Konting-konti na lang to. Bilis na lang. So gusto ko pala magpasalamat sa mga nanood guys ng vlog ko na to, ng tattoo tutorial na to. Thank you talaga kasi may natututunan kayo, kumbaga ganun. Sobrang salamat. At sa mga viewers ko or subscribers ko, sobrang salamat po. Sa mga nagko-comment, sobrang salamat guys. Yan. Sana talaga may natututunan kayo sa mga sinasabi ko. Kasi yun lang naman yung ng tattoo tutorial eh. Yung syempre may matutunan kayo, importante. Ganun. Sa mga hindi ko pala na shoutout guys, masyado kasing maraming comment yung ibang video, natatabunan na hindi ko na maisa-isa. Kaya basta shoutout sa lahat, nagpapa-shoutout. Every time naman na nagko-comment kayo, napapansin ko. Yung mga hindi ko lang po nire-replyan is yung sa tingin ko bawal yung comment, bawal ako mag-reply about doon sa mga tanong na yun eh. Kaya hindi ko lang po ma-replyan. Again, guys, wag po kayo mag-comment ng saan location mo, magkano ang tattoo sa'yo. Wag ganun guys. Pwede nyo po akong i-contact doon sa Facebook page ko. Nandoon naman yung link sa description. Pwede nyo i-click yun. Pwede nyo i-follow and like yung Facebook page ko. At doon na rin kayo mag-message yan. Para hindi na tayo mag-usap dito sa YouTube. Kung may tanong lang kayo sa tato, okay lang naman. Pero yung mga ganong comment, medyo personal, sa Facebook na natin pag-usapan yun guys. Para hindi na bawal, di ba? Kasi hindi ko alam kung bawal ba o pwede. Kaya yun. Mamaya-maya mag-highlight na ako. Makikita nyo yung result. Sana magustuhan nyo guys at sana magandahan kayo sa ginawa nating rose na to. Hindi ko naman sinasabi na magaling ako. Yan. Marunong lang. Kasi hindi pa naman tayo nag-champion eh. Pag siguro masasabi mo magaling ka pag nag-champion ka na. At least naging champion ka, di ba? Sasabihin mo talaga sa sarili mo, magaling ako. Yan. Pero wala naman tao nagsasabi ng ganun eh. Sa sarili lang yan guys ha. Hindi bihira yung tao, magaling ako eh. Walang ganun. Ano lang guys, ano lang yun. Parang sa isip mo lang. Masaya. Alam nyo guys, nung una pala ako nanalo sa tattoo competition, sa Batangas pa yun eh, way back 20
14 ata yun, 2013, mga ganun. Basta may anak na ako nun, guys. Dala-dala ko kasi yung anak ko. Nakasabay ko yung si Blazin Kane, si Mycosa. Sa bus lang yun, guys, ha. Kasi dinala yung mga taga Metro Manila na tattoo artist. Dinala kami ng Batangas sa Kalaka. Yan. Doon kami naglaban-laban. So yun yung una kong award, non-pro, non-professional. Nakasungkit ako ng 7th place sa 100 plus ata kami na participant ng non-pro. So sobrang saya ko na rin nun, guys, kasi ang dami naming naglaban-laban, tapos pang top 7 ka, 'di ba? Para ka nakapasok sa top 10. So okay na rin. Hindi na rin masama. Masayang-masaya ako. So umuwi ako ng nakangiti na siyempre first award, talagang hindi mo malilimutan yan, guys. So iba yung feeling na nagbubunga yung pagod mo sa ilang taon mong pagtatato, diba? Yun lang naman, nakwento ko lang. Eto, guys, yung white. Pwede nyo itong ibaon ng medyo malalim kasi madali kasi mabura ito pag mababaw lang yung baon nyo. Tsaka hindi talaga ito tumatagal sa balat kasi wala naman itong kulay, puti lang. Hindi siya colorful. Kaya minsan hindi ako masyado nagpuputi, sobrang konti lang. Kasi nabubura din naman minsan, guys, eh. Importante pa rin sa akin yung mga lining, yan. Kasi hindi yan basta-basta nabubura. Hindi katulad ng puti. Ano lang to, guys, pang highlight lang to sa umpisang tattoo. Honest yun, guys, try nyo tignan yung mga pinuputian na tattoo. Naburado na yung puti dun. Yung mga 1 year, yun pwede pa makita. Pero yung mga 2 taon, iba, mga 3 taon, iba, burado na. Hindi mo na makita yan. Guys, natapos na ako. So yun, guys, ulitin ko na naman. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At sa mga viewers ko, sobrang salamat po. Kahit hindi po kayo nakasubscribe, sobrang salamat. Guys, mag-comment lang kayo, guys, kung ano pa yung mga gusto nyong matutunan sa pagtatato. Yun. Gawa natin ng vlog. Yun. Para may matutunan kayo. Alaman nyo yung diskarte. Yun na, guys, oh. Diba? Hindi siya sobrang ganda. Pero ayan kasi yung nasa reference. Diba, guys? Tignan nyo, guys. Ayan, no? Sensya na sa background na basurahan. Pero yan, no? Tignan nyo yung ginawa ko. Diba? Diba?